Mula dito sa DWIZ Manila, sumasa inyo ang IZ Balita Nationwide. Ang mga pinakamalalaki at pinakamaiinit na mga balita ng NCR, Luzon, Visayas, Mindanao at mula sa labas ng bansa. Ihahatid namin sa inyo sa mas komprehensibong pagbabalita. IZ Balita Nationwide. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang personalidad sa pagbabalita. IZ Balita Nationwide. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Edwin Eusebio at Mon Ilagan. Magandang hapon sa ngalan po naman ni Mon Ilagan. Ako si Edwin Eusebio. Headline sa IC Balita Nationwide panghapon. Clinical trial ng Japanese anti-flu drug na Avigan na sa Pilipinas na antal. 89 na mga barangay chairman sususpindihin ng ombudsman. Bilang ng mga namatay sa pananalasan ng Bagyong Rolly, umabot na sa 22. Balita sa ibang bansa, death toll sa pagtama ng Hurricane Eta sa Central America umabot na sa 57. Sa balitang sports, 2020-2021 NBA season posibleng sisimula na sa Desyembre a 22. Sa health news, ang malunggay, mabisa raw pampalinaw sa paningin. At sa showbiz, singer na si Lea Salonga buo ang suporta kay US presidential candidate Joe Biden. IZ Balita Nationwide. Sa patuloy po ni Engineer Daniel Tenco, ako po si Edwin Eusebio. Sa detalye na antala ang isinasagawang clinical trial ng Japanese anti-flu drug na Avigan sa Pilipinas. Ito ang inihayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Berger dahil sa kawalan ng kwalipikadong pasyente ng COVID-19 na may tuturing bilang mild case. Ayon kay Berger, sa kanilang pinakahuling datos kahapon, November 5, apat lamang sa kinakailang 100 COVID-19 patients ang naisalang sa Avigan trial. Paliwanag pa ni Yusek Berhere, ang Avigan ay isang tableta na ibinibigay sa mga mild case na pasyente at kailangan gawin sa isang hospital setting. Gayunman, dahil anya sa patuloy na pagbaba ng mga kaso o bilang ng COVID-19 sa bansa, wala lang masyadong mild case patient ang nagpapa-admit pa sa ospital. Narito sinabi ni Berhere na sa ngayon, nire-revisit ang kanilang clinical trial team ang ipinapatupad na protocol hinggil rito. At kung ganyan, alamin natin ang latest, ang Department of Health nakapagtala pa raw ng 2,000 kaso ng COVID ngayong araw. Ang Detalye Patrol 5, Aya Yupanko. DWIZ Patrol! So, Aya. Pagtala pa ng 2,092 nakaragdagang kaso ng COVID-19 sa bansa ayon sa case bulletin ng Department of Health ngayong araw, November 6. Nasa karagdagang 462 naman ang nakarecover sa sakit, habang 52 yung mga pasyenteng hindi pinalad na malabanan ng COVID-19. Sa kabuuan, nasa 391,809 ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa, ngunit nasa 34,374 lang ang aktibong kaso. Habang ang kabuuan naman ng gumaling sa sakit ay umabot na sa 349,974 at 7,461 naman ang kabuuan ng mga pumanaw sa sakit. Muling nakapagtala ng 129 na kaso ang Davao City, na isa sa mga lalawigan at syudad na may mataas na naitalang kaso ngayong araw. Sinundan naman ito ng Quezon City na may 100 na kaso, 100 kaso. Mayroon namang 83 sa Quezon at 82 sa Northern Samar, habang 80 naman sa Cavite. Ayon sa DOH, ang porsyento ng positibo ay nasa 6.6% at halos 93.4% naman ang mild at asymptomatic na kaso. Base pa rin sa update na at naging pahayag ng DOH,
patuloy na pinahihigting ng kagawaran ang pagsisikap sa development ng COVID-19 vaccines, kung saan titiyakin na ligtas at efisyente at accessible ang pagpuprocure o pagbili at pag-distribute nitong COVID-19 vaccine. Ito sa Patrol No. 5, ay ipapanagulat sa Impermeto del Lakas, DWIC. Alas 4:09 ng hapon, sa ilang pamalalaking paksa ng balita, magpapalabas ng suspension order ang Office of the Ombudsman laban sa may 89 na mga barangay chairman. Ito ayon kay Interior and Local Government Secretary Eduardo Año ay dahil sa pagkakadawit ng mga nasabing opisyal sa anomalya sa pamamahagi ng SAP o Social Amelioration Program. Narito sinabi ni Año na nasa 183 barangay chairman na ang kinasuhan dahil sa pagkakadawit naturang anomalya. Mula anya sa 363 investigasyon na kanilang ikinasa, nasa 1,259 na ang mga opisyal ang inireklamo na may 781 complainants. Tinatayang nasa 266 na mga reklamo naman ang niyakyat na sa prosecutor's office habang aabot sa 29 ang naisampana sa hukuman. Pawang naharap sa mga kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Bayanihan to Heal as One Act, Estapa, River Extortion at Grave Threat sa mga inireklamong local official. Alas 4:10, umakyat na sa 22 ang bilang naman ng namatay dahil sa pananalasa ng Super Typhoon Rolly. Batay ito sa pinakahuling datos ng NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council. Samantala, nasa 165 naman ang bilang ng mga nasugatan at 3 pa rin ang patuloy na hinahanap. Ayon sa NDRRMC, naita lang nabanggit na casualties sa bahagi ng Bicol Region, Calabarzon at Mimaropa. Umaabot naman sa 128 syudad at munisipalidad sa Regions 5 at 8, Calabarzon at Mimaropa ang nananatili pa rin walang supply ng kuryente. Alas 4:10, sa ilang pang mahalagang paksa ng balita, South Korea nag-donate ng mga bigas bilang tulong naman daw sa tinamaan ng pandemic. Ang detalye niya mula kay Patrol 7, Jill Resontok. DWIZ Patrol! Inanunsyo ni DSWD Secretary Rolando Bautista ang pag-donate ng Republic of Korea ng mga bigas sa Pilipinas bilang pantulong naman sa biktima ng pandemic sa Metro Manila na bahagi ng Pilipinas. Sinabi ni Secretary Bautista na ang donation ay tinatayang 200 metric tons ng locally produced and well-milled rice na ang halaga ay $200,000 equivalent to 10 million pesos. Ang donation naging posible sa magitan rin ng Emergency Rice Support Project, ERSP, ng Korean International Cooperation Agency. Ito na sasabing second donation na ginawa ng Korea sa bansa ng mga bigas. Ito sa Patrol 7 na Jill Resandro ulit sa Impinamento ng Lakas Blaise. Samantala, pinatayang nasa higit naman 200,000 tao ang nananatili pa rin sa mga evacuation center dahil pa rin sa pananalasa nga ng Bagyong Rolly. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction Management Council, umaabot pa sa 61,900 na pamilya o nasa kabuang 228,000 na katao ang nasa mga evacuation center. Kaugnay nito, umaabot na sa 44,033 ang mga kabahayang napinsala ng bagyo. Sa naturang bilang, 14,064 sa mga ito ang tinuturing na hindi na pwedeng mapakinabangan o totally damaged at nasa 29,969 ang bahagyalang namang naapektuhan. Umapalo na sa mahigit 11.2 billion pesos ang kabuang halaga naman ng pinsala sa infrastruktura ng Bagyong Rolly. Ayon pa rin sa NDRRMC, nasa 6 na mga kalsada at 6 na mga tulay ang hindi pa rin madaanan sa bahagi ng Regions 1, 3, Calabarzon at Region 5 at Cordillera Administrative Region. Nakapagtala naman ang ahensya ng mahigit 53,000 mga nangawasak na kabahayan sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Cordillera Administrative Region. Umaabot naman sa halos 3 bilyong piso ang halaga ng pinsala ng Bagyong Rolly sa sektor ng agrikultura. Kabilang sa mga ito ang nangawasak na pananim, mga namatay na alagang hayop, palaisdaan at maging mga pasilidad na pang-agrikultura. Habang halos 53 milyong pisong halaga naman ng ayuda ang naipamahagi na sa mga biktima na naapektuhan ng Bagyong Rolly. Alas 4:30 segundos, siniguro naman ang liderato ng Philippine National Police na magkakaroon ng linaw ang naganap na pagpaslang ng isang di pa natutukoy na gunman sa isang umano'y adik
na ginagamot sa loob ng isang ospital sa Angono, Rizal. Batay sa report ng Angono Police, kinilala ang 27 anyos na biktima bilang si Vincent Adia na tatlong beses na ang pinagbabaril ng naturang gunman nitong Martes na madaling araw at iniwan na lamang sa tabing daan sa San Isidro, Angono, kalakip ang karatula na may katagang pusher. Kahugnan nito, nakita ng ilang motorista si Adia na buhay pa kaya naitakbo pa sa ng mga responding police at ilang kawani ng barangay sa Rizal Provincial Hospital. Pero habang ginagamot ang biktima, sumalisin na naman ang gunman at saka ito pinagbabaril. Ayon naman sa kay Police Major Richard Corpus, hepe ng Angono Police, hindi anya na malayan ng mga gwardiya na pumasok ang gunman at wala rin ani Corpus sa mga police dahil susunduin ng mga ito ang pamilya ni Adia. Sa uli, ani PNP Chief General Cascolan, kanya nang ipinagutos ang masusing investigasyon sa kaso para matukoy ang nasa likod ng nasabing pagpatay. Mga karagdagang pang malalaking ulat at mga balitang sasanya makalipas ang patalastas samantala. Philippine Standard Time, alas 4:14 segundos. IZ Balita Nationwide. IZ Balita Nationwide. Balik tayo sa ikalawang bahagi ng ating balitaan. Sa ngalan pa rin ni Moni Lagan, ako si Edwin Eusebio. Tinatayang nasa 34 na mga palaboy o mga street dwellers at homeless persons ang nasa gift ng MDSW Rescue Team o Manila Department of Social Welfare sa Lungsod, Maynila. Mababatid na isinagawa ang reach out operation sa UN Avenue sa Ross Boulevard, sa Dimasalang Street, gayon din sa Morayta at Recto Avenue at iba pang mga lugar sa Siyudad, Maynila. Dinala ng mga tauhan ng MDSW ang mga nasagip nito sa kanilang rescue facility. Paliwanag ni MDSW Director Ray Foguso, regular anyang ginagawa nilang reach out operation alinsunod na rin sa direktiba ng liderato ng pamahalang siyudad ng Maynila. Ito ay para maprotektahan ang mga homeless person at street dwellers kontra pa rin sa COVID-19. Umabot na sa kabuuang 7,345 ang bilang naman ng kaso ng COVID-19 sa hanay ng PNP o Philippine National Police. Ito yung makaraang maitala ng PNP Health Service ang 21 bagong kaso ng virus. 34 naman ang bilang ng mga gumaling sa virus kahit nasa 6,896 na ang kabuuang bilang ng mga ito. Sa kaparehong datos, umakyat na sa 23 ang bilang ng nangamatay na police dahil sa virus, makaraang makapagtala ng panibagong COVID-19 related deaths nito. Umabot na sa 106 na mga barangay sa siyudad Caloocan ang maituturing daw na COVID-19 free. Batay sa pinaghuling tala ng City Health Department ng Caloocan, sa kabuuang 188 na mga barangay sa siyudad, nasa 82 barangay na lamang ang may aktibong kaso ng nakamamatay na virus. Kaso na dito, nagpasalamat si Caloocan City Mayor Oka Malapitan sa mga residente ng siyudad dahil sa patuloy na pagsunod ng bawat isa sa pinatutupad ng mga health protocols kontra COVID-19. Sa huli, nanawagan si Malapitan sa mga nasa sakupan nito, huwag magpakampante sa dumarami pa rin bilang ng COVID-19 pre-barangay sa siyudad dahil nagpapatuloy pa rin anyang banta ng COVID-19 pandemic. Alas 4:19, samantala PNP Chief Cascolan, bukas anumang posisyon sa gobyerno matapos ang kanyang termino. Ang detalye mula kay Patrol 9, J. Mark Dagala. Magtatrabaho lamang si Philippine National Police o PNP Chief Police General Camilo Cascolan hanggang sa sumapit ang kanyang 56 na kaarawan sa Nobyembre at 10. Ito ang inihayag ng PNP Chief nang tanungin hinggil sa posibilidad na mapalawig pa ang kanyang termino bilang hepe ng pambansang pulisya sa nakalipas na 2 buwan. Ayon kay Cascolan, hindi siya titigil hanggang marating na ng PNP ang kanyang pinapangarap na 9-point agenda para sa pulisya sa ilalim ng kanilang patrol plan 2030. Gayunman, ipinagmalaki ng PNP Chief na bagamat maikli lang ang kanya naging termino, naging makabuluhan at mabunga naman ito dahil kanya na ibalik ang imahe ng mga pulis na disiplinado, respetado at responsable. Samantalang sinabi rin ni Cascolan na bukas siya sa anumang posisyong ialok sa kanya ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang kanyang serbisyo bilang hepe ng pambansang pulisya. Patrol 9, J. Mark Dagala, nagulat sa Impina Metodo Lakas, DWIZ.
Oras alas 4:20 na ng hapon, samantala, namahagi ng tulong ang pamunuan ng PRC o Philippine Red Cross sa mga pamilyang nasunugan sa siyudad ng Bacoor sa Cavite. Sa isang pahayag, sinabi ng Red Cross, maliban sa pagtulong nito sa mga napinsala ng Bagyong Rolly, patuloy na rin nila ang pagtugon sa iba pang pangangailangan ng publiko gaya ng mga naapektuhan nga ng sunog. Mababatid na nagpaabot ang Red Cross ng nasa 700 mga hygiene kits, 3,500 mga face masks sa mga pamilyang nasunugan sa Bacoor, Cavite. Samantala, magpapatupad po ng dagdag sa kanilang auto liquefied petroleum gas o LPG ang kumpanyang Clean Fuel. Batay sa abiso ng Clean Fuel, piso at 20 sentimos o 120 ang kanilang idadagdag para sa presyo ng auto LPG. Epektibo ang dagdag presyo sa auto LPG ng Clean Fuel ngayong alas 4 ng hapon. Plano ng pamahalaan ay pagbawal ang pangangaruling sa mga kalsada ngayong Christmas season sa gitna nga ng pandemic. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, kabilang ang naturang panukala sa mga tatalakayin ng IATF or Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Sinabi ni Secretary Roque, nakatitiyak siyang isa sa agenda ng IATF sa susunod na pagpupulong ang usapin sa pagbabano o pagbabawal sa mga caroling sa mga kalsada. Una nang iminungkahi ito ni Cagayan Governor Manuel Mamba upang mapigilan ang lalo pang pagdami ng kaso ng COVID-19. Hari nga maaaring magpalabas ng kanya-kanyang ordinansa mga lokal na pamahalaan hinggil sa pagbano o pagbabawal sa pangangaruling, pero mas maging epektibo niya ito kung ipag-uutos mismo ng IATF or Interagency Task Force. Mga karagdagang pambalita ang sasayang makalipas ang patalastas at ilang ulat mula po naman sa lalawigan. 12 Standard Time, alas 4:22:30. IZ Balita Nationwide. Alas 4:25 oras, balik tayo sa balitaan at sa pagkakatang ito pakinggan natin ang reports mula sa lalawigan. Ronda Provincia. Mula sa ating correspondent sa Central Luzon, si Dione Gole. Dione, come in. Yes, Edwin, pinapurihan nga nitong si Pampanga Governor Dennis Pineda, itong dalawang miyembro ng Capitol Civil Security Unit matapos na isuli ang nakita nilang salapi na nagkakalaga ng 200,000 pesos na nakasilid sa isang paper bag sa loob ng men's comfort room sa Kapitolyo kamakailana. Kinilala ang dalawang matapat na kawani na sina Jason Jimenez at Kylo Enrile, kapwa miyembro na CEO ng Provincial Capitola. Ayon dito sa dalawa, nagsasagawa sila ng routine inspection nang makita itong naiwang paper bag sa men's comfort room. Laban nito yung salapi. Di umano sila ng dalawang isip at agad nilang ipinaalam ito sa kanilang pinuno ang nakitang pera na agad naman ay turn over dito sa opisina ni Governor Pineda. Bukod sa pera na 200,000 pesos cash, merong kalakip ng mga resibo ng kuwari. Itong laman ng supot na nakapangalan sa isang Mr. Rinaldo Carlos. Matapos yung ilang oras, agad na naibalik sa may-ari ang pera. Laking pasasalamat ito dito sa dalawang kawani. Ayon dito kay Governor Pineda, dapat lamang napurihin itong dalawang kawani sa ginawa nilang at hindi sila nasilaw sa nasabing halaga sa kabila ng krisis na dulot ngayon ng COVID-19. Kontento naman umano sila dito sa kanilang pagiging civil security unit ng Kapitolyo at pinagkakasya ng kanilang pamilya yung kanilang kita mula sa kanilang sweldo dahilan upang pagnasaan nga itong salapi. Dahil dito, inirekomenda ngayon ito si Governor Pineda sa Human Resources and Management Office na gawin ng permanenteng employee sina Jimenez at Enrile dahil sa mabuting ugali na kanilang ipinakita na naging magandang ehemplo ayon dito kay Governor Pineda sa lahat ng mga kawani ng gobyerno na kinakailangan magiging tapat sa kanilang tungkulin. So yan ang update buat ito sa lalawigan ng Pampanga. Ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol, nagulat sa Impilang Metodo Lakas, DWIC. At tako pa tayo sa Northern Luzon, samantala sa pangkaragdagang report mula naman kay Ronald Idol Domingo. Ronald, come in. Yes, magandang hapon kasamang Edwin. Magsasagawa ang tatlong araw na libreng operasyon ang Carmelite Hospital na magsisimula sa karawan ni Senador Amy Marcos sa 12 ng Nobyembre hanggang sa 14 ng Nobyembre. Ayon kay Dr. Norman Rabago, namumuno ng nabanggit na hospital,
at COVID-19 consultant ng Pamahalaang Palalawigan, ito ay regalo ni Senator Amy Marcos sa mga mamamayan sa kanyang karawan sa kooperasyon ng Alumni Society of College of Medicine ng Far East University of OFEU. Ngayon niya na kabilang sa maaaring operasyonan ay ang thyroid, gallbladder, stomach, colon, hernia, hemorrhoid at iba pang uri ng bukol. Inayag niya na malaking tulong ito sa mga kababayan, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya. Kaugnay nito ay pinaliwanag ni Dr. Rapago na ang nabanggit na libreng operasyon ay hindi lamang para sa mga mahihirap kundi bukas din sa mga nasa middle class. Sinabi niya na pagamat 50 tao ang target na isa sa ilalim sa tatlong araw na operasyon ay nais ng senador at si Governor Macho Marcos Manotop na kung may nangangailangan pa ng tulong ay kailangan na paungkalan ang pasyente. Ayon kay Rapago, ang gobernador ang magbabalikat sa antigen test sa mga pasailalim sa operasyon. Mula dito sa Ilocos Norte, ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat sa Simpilang May Tunog Lakas, TWIZ. IZ Balita Nationwide. Mga balita sa labas ng bansa. At balita sa Ibayong Dagat, umabot na sa 57 ang bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng Hurricane Eta sa Central America. Rumagasa naman ang kaliwatkan ng baha sa Panama, Guatemala at maging sa Nicaragua. Ayon kay Guatemala President Alejandro Giammatte, nasa 25 na ang namatay sa kanilang bansa habang daan-daang kabahayan ang nalubog sa baha sa bayan ng San Cristobal, Verapaz. Sa pinakahuling ulat ng weather forecast, tinutumbok naman ngayon ang Hurricane Eta ang Cuba at inaasang tatahakin ito ang Gulf of Mexico sa mga susunod na araw. Balitang pampalakasan! Posibleng sa Disyembre 22 simulan ang 2020-2021 season ng NBA. Ito ang kasalukuyang pinag-aaralan ng pamunuan ng NBA maging ng mga players associations ito. Mababatid na ilan sa mga pagbabagong ipapatupad ay ang pagbabawas sa mga laro na abot lamang sa higit 70 mga laro. Sa ngayon, patuloy na nagsasagawa ng meeting hinggil sa pagbubukas ng bagong season. Dahil dito nagpatupad ng bubble game ang NBA sa Florida dahil sa banta ng COVID-19 pandemic. Balitang pangkalusugan. Natuklasan sa mga pag-aaral na mabisang pampalinaw daw ng paningin ang malunggay. Maliban dito, ayon sa mga eksperto, mainam din itong panlaban ng diabetes, asthma at cancer at iba pang sakit. Kaya rin itong lunasan ng ilang bacterial diseases at mood disorder. Mabisa ring proteksyon sa balat, buto at atay at yun nga, liver ang malunggay. Balitang showbiz! At pangwakas sa showbiz, mananatili ang suporta ng tanyang na singer na si Lea Salonga kay dating Vice President at kay nangungunang US Presidential Candidate Joe Biden. Ayon kay Salonga, ang kanyang suporta ay mananatili kay Biden, manalo man o ito at matalo. Sa isang Twitter post ni Salonga, sinabi rin niya na isang karangalan na makadaupang palad si Biden at makatitiyak agad ito na buo ang suporta ng singer. Kagdin ito sa pinakahuling datos ng Cable News Network o CNN. Nangunguna pa rin si Biden sa karera sa pagkapangulo ng Amerika na may 253 na electoral votes habang 230 naman kay incumbent US President Donald Trump. IZ Balita Nationwide. At yan po naman mga kaibigan, subay nyo isa pang edisyon ng IZ Balita Nationwide dito sa DWIC. May todong lakas, balitang sigurado, tapat na serbisyo sa komentaryo numero uno. Sa kalan po naman ni Engineer Jeric Barreto at maging Daniel Tengo na ating mga katawang sa News Center, social media at reportorial team sa Metro Manila at Talawigan, susunod na ang tambalang Senyor Pacheco at Moni Lagan, maya-maya lamang. Ay, salamat. Magandang hapon. IZ Balita Nationwide.